Sa ibang balita, umabot na sa siyam na raang sasakyan ang involved sa rent-sangla modus ang narecover ng PNP Highway Patrol Group. Kanina, sinimulan na ng PNP-HPG ang pagproseso sa mga sasakyan para maibalik sa mga orihinal na may-ari na itinuturing na first victim. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagmistulang parking lot ang PNP Grandstand sa dami ng sasakyan na narecover ng PNP Highway Patrol Group sa rent-sangla modus. Sa halos 1,800 na sasakyan na involved sa naturang scam mula noong 2007, nasa 900 na dito ang narecover ng PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. As of now, meron tayong mga 200 complainants at may mga padating pa kaming ano. Since nalalaman na rin nila through our ano, mga publications natin, na kukumbinsin na sila mag-surrender at mag-cooperate. Sa imbestigasyon ng HPG, may tuturing daw na economic sabotage ang ginawa ng sindikato dahil sa bilyong pisong kinita ng mga ito. Ang modus ng grupo, maghanap ng sasakyang marerentahan at pangangakuan ng 25 hanggang 46,000 pesos na renta kada buwan, depende sa klase ng sasakyan. Sila ang itinuturing na first victim ng PNP. Ang hindi kasi alam ng may-ari, isasangla ang kanyang sasakyan sa ibang tao sa halagang 300 hanggang 400,000 pesos na pinapangakuan naman ng sindikato ng 10 to 15% na tubo kada buwan. Sila naman ang itinuturing na ikalawang biktima. Hanapan natin ang pinaka-humane approach itong problema na ito dahil lahat ito nagiging biktima. So hanapan natin ang paraan. Kaya nga sabi ng Highway Patrol, as far as the first victim, yung initial talaga na owner ng sasakyan, kakausapin nila yung mga bangko, mga lending institutions, na baka pwedeng ibalik muna sa kanilang sasakyan kung capable pa sila magbayad noong monthly. Sa ngayon, sinimula na ng HPG ang pagproseso sa mga narecover na sasakyan para maisauli na sa mga tunay na may-ari o yung mga unang biktima. Ang rightful owner nito, bali yung first victim. Kasi when we say first victim, yan siya talaga nag-loan sa bangko. Maraming salamat po. Tapos po yung mga nabiktima po, basta po lapit lang po tayo sa HPG. Tutulungan po tayo, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi po ilang linggo po namin pinagpupunta-puntahan ng nanay ko. Nakapaghain na ng kasong large-scale stapang HPG sa Department of Justice laban sa mga lider ng sindikato, kabilang na sina Rafaela Anonsasyon, Constantino Rosales, Anastasia Canyan, Jeneline Beroya at Tai Chicos Nambio. Hiniling na rin nila sa DOJ na magpalabas ng lookout bulletin laban sa mga sospek para hindi makatakas at magtago sa labas ng bansa. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm one with 25.